Welcome back sa ating segment na Pillow Talk Season 2. Ako po si Pods Bomb. Ako naman po si Pods John Lee. So mga pod callers, magiging special episode itong segment natin para ngayong araw, no? Dahil ang nilesson natin sa philosophy ay tungkol sa the human person and the respect for persons. Ito yung nag-discuss si Sir tungkol sa iba't ibang experiences ng mga PWD. Parang napaka-sensitive naman ang topic natin. Yes, at dahil nga special ito, ang ating mga pod callers ay kailangan sagutin ang katanungan na pag narinig nyo ang salitang PWD, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Sa akin, Pod Stanley, kapag naririnig ko parang ang salitang PWD, iniisip ko agad yung pinagdaanan nila na paghihirap kaya sila naging ganun. Pero isipin din natin na tratuhin din natin silang mga normal na tao. Mga may pinagdaanan na kailangan tanggapin at kailangan ding tratuhin na normal. Kasi sila yung dapat natin intindihin eh. Yun lang. Tama ka dyan, no, Pods Bomb. Sa akin naman, alam ko na hindi naman natin sila totally na maintindihan kasi wala naman tayo sa kanilang kalagayan. Pero ika nga, Let's try our best para maintindihan natin sila at matulungan natin sila na magawa yung mga bagay na ginagawa ng normal na tao. Tama, tama. At para naman sa sasagot sa tanong na yon, ito ang pod caller number one. Hello po. Hello. Ako po si Sean Jeffrey Bobadilla. Pag narinig po ng salitang PWD, ang una po mapasok sa utak ko ay yung mga taong may kapansanan more on sa kanilang paglalakad. Pero na-realize ko na hindi lang yung mga taong may kapansanan sa paglalakad ang pwedeng matawag na PWD. Dahil meron din naman mga pipe, bulag, na matatawag mo ring PWD. At kailangan natin silang alagaan at irespeto katulad ng normal na tao. Yun lang, maraming salamat. Salamat, pod caller number 1. At para naman sa ating pod caller number 2. Hello po. Hello. Anong iniisip mo? Anong unang pumasok sa isip mo pag tinanong ang salitang PWD? Para sa akin kasi, hindi ko talaga sila kinaklassify as disabled person. Parang kasi, their disability doesn't make them less of a person. Parang ganun po kasi yun eh. Yung pananaw ko doon. So, given na situation na pilay ka or may kapansanan ka sa utak, parang hindi ko siya kinaklassify as disability dahil pare-pareho naman tayong tao. And, yun nga sabi ni Pods Bomb na dumadaan naman tayo sa mga iba't ibang mga problema gaya din nila, no? So, pare-pareho lang, ang pinagkaiba lang sa physical na, siguro sa physical na kaanyuan, nakikita na sila na isa lang ang paa, ganun. Pero at the end, tao pa rin naman sila. So, I don't want to classify them as less of a person. So, yun lang. Maraming salamat, pod caller number 2. At para naman sa sunod na pod caller. Hello po. Hello, pod caller number 3. Para sa iyo, pag sinabi ang salitang PWD, anong unang pumapasok sa isip mo? Para sa akin po, pag narinig ko ang salitang PWD, naisip ko po yung X-Men. Para silang yung X-Men ang realidad. Kasi para silang special na person na may... Kasi meron silang kakaiba sa kanila na nagagawa pa rin nila yung ginagawa ng normal na tao. Pero may kakaiba sa kanila. Yun lang. Thank you para sa iyong kasagutan, pod caller number 3. At para naman sa susunod na sasagot ng tanong na pag narinig ang salitang PWD, anong unang pumapasok sa iyong isip? Narito na siya. Hello po, ako po si Carlan Santoragosa at ang unang napasok po sa isip ko pag narinig ko ang salit ng PWD ay respeto. Hindi po sila ibang tao na kailangan ng diskriminasyon. Kailangan lang po nila ay respeto at para lang din po silang normal na tao at iba lamang po ang nilang, they have their own paths of doing things. Yun po ang nasa isip ko pag pumapasok ang salit ng PWD. Thank you, pod caller number 4. At para naman sa last na sasagot na pod caller number 5 sa tanong na kapag sinabi ang PWD, ano ang unang pumapasok sa isipan mo?
Hello, ako po si RJ Kabuhat. Kapag po narinig ko ang salitang PWD, ang pumapasok po sa utak ko ay normal na tao po. Hindi naman po sila alien na taga-ibang planeta po. Sila po ay normal lang din, katulad natin. Kaso po, ang ano lang po sa kanila, yung physical look po nila, may konting iba lang po. Pero po, tao din po sila. Kailangang respetuhin, hindi po kailangang itaboy. Ang iba pa nga po sa kanila is magagaling sa art, math, mas magagaling pa po kaysa sa normal na tao. Kaya po, hindi po natin sila kailangan maliitin. Ayun lamang po, salamat. Thank you, Podcaller number 5. Balin, sobrang sensitibo at sobrang seryoso ng usapan natin ngayon. And this is a special episode ng Philo Talk Season 2. Yes, no, Podsbomb. Kaya maraming salamat sa lahat ng Podcallers para ngayon sa episode na ito, no? Dahil sa kanilang mga kasagutan, nagkaroon ng kalinawan para sa ating mga tao, normal na tao, pag sinasabi ang salitang PWD. Tama, tama. And that's 5 minutes. See you next week. Philo Talk anymore. Philo Talk anymore. Ooh. Philo Talk anymore like we used to do.